Grabe ka naman, hindi naman dapat inaagis yung mga gandong parcel. Dapat iniingatan to. Hi Amers, kamusta kayo? Ano nga bang mabibili ng 1,000 na sa Shopee? Alam ko na gusto mong ayusin yung kwarto mo ngayong quarantine, pero hindi ka naman makaalis para makabili ng mga pang-decor mo. Well, worth it nga bang bumili ng mga pang-decor sa Shopee? Pero bago yan, kung hindi ka pa nga nakasubscribe, isubscribe mo na yan at i-click mo na yung bell button para updated ka sa mga susunod nating video. By the way guys, ayan, kung napapansin nyo ba kasi ako pansin na pansin ko yung pagbabago ng kulay natin, ayan, lalo na dito kitang kita yung guhit ng ano, guhit ng salamin natin, pati yan, tapos medyo umitim nga tayo ngayon. Kasi nga tumutulong tayo gumawa dun sa bubong, pero babalik din naman tayo sa dating kulay natin kasi ako pag nagpapaaraw ako, hindi ako mahilig maglagay ng mga kung ano-ano, hindi ako mahilig maglagay-lagay mga sunblock at hindi rin ako mahilig maglagay ng mga sombrero, kaya ayan, nangintim tayo. Pero ano naman yun, diba? Babalik din naman tayo sa dating kulay, tsaka wala namang problema yung kung magpabago-bago yung kulay natin kung mangintim tayo o hindi. Pero proceed na nga tayo sa video guys, bumili ako sa Shopee ng mga pang-decor dito sa kwarto at yon ay halagang 1,000 piso. By the way guys, sa 1,000 piso na yun, hindi kasama dun yung mga shipping fee. Marami kasi akong free shipping sa Shopee Pay. Tapos ayun lang yung ginamit ko para bayaran yung shipping. Sayang kasi kung magdadagdag pa tayo para sa shipping fee. Kasi yung mga binili kong item galing sa iba't ibang seller, tapos nagka-problema pa ako. Kaya natagalan tong content na to. Kasi yung pinag-orderan ko, ilang weeks na sa kanya, ilang weeks na hindi pa niya sini-ship out. Tapos nung siguro magwa 1 month na, tapos bigla niyang kinancel yung orders, grabe. Talagang na-stress ako nun. Sabi ko, kailan ko pa kaya masisimulan tong content? At sobrang tagal na din yung video ko na yun, diba? Tapos sobrang haba ng process bago ko magawa itong content na to. At ngayon, kumpleto na nga yung item, iisa-isahin na natin siya. Ang pagkasunod-sunod niya guys ay simula sa mura hanggang sa pinakamahal kong nabili. Take note guys na itong mga binili ko ay base rin sa needs ko, hindi lang ko basta pang decor. Syempre, binili ko rin yung kakailanganin ko, hindi naman pwede yung basta-basta lang tayo nang bili. Pindot lang tayo ng pindot sa Shopee, hindi ganun guys, hindi ganun ito. Hindi ganun itong haul na ito. Hindi ito yung pindot lang ng pindot tapos add to cart tapos check out. Hindi ganito to guys. Pinagplanuhan ko rin kung ano yung mga bibiling ko, kung ano yung mga kakailanganin ko sa kwarto at kung saan sasakto yung budget natin. So, without further ado, simulan na natin tong video na to. Let's go. So, ayun nga, simulan na nga natin to at nilabas na natin ang ating maiwagang pambukas. Ang ating unang item ay ito. Ayan, do not bend. Ito ang ating pinakamurang item. Nabili ko ito ng 80 pesos at yung mga links nga pala ng mga binili ko ay lalagay ko dyan sa description box para magkaroon din kayo na idea kung gusto nyo bumili or malaman nyo kung saan ko binili ito. Ano nga ba ito? Buksan na natin. Oy, yan o. Ay, talagang balot na balot pa. Meron pang ano. So, ito na. Ayan. May kabalot pa ulit siya. Ang dami ng balot. So, sobrang ayaw pagalaw to ni seller, ah. Ayan. Ito na. Ito. Metal plates ni Spider-Man, guys. Huwag niyo ako i-judge. Talagang nung nakita ko to, sabi ko 80 pesos. Iniisip ko kung isasama ko siya, pero gustong-gusto ko talaga bilhin. Kung hindi nyo alam guys, nung bata pa talaga ako, talagang favorite ko na si Spider-Man. And then nung nakita ko to, sabi ko hindi ko na ito papakawalan. Kaya alam ko may pupesto ko rito dito sa kwarto. Kasi gusto ko talaga nakikita ko si Spider-Man eh. Para alam mo yun, kasi magkahawig kami. Yung gagamba mismo. Ayan, 80 pesos guys. Pwede natin itong ipang display ah, bakit diba? Tapos ito na nga ang ating second item. Ayan natin. Ayan. Pillowcase na kulay black. Ayan, 2 piraso siya. Tapos, 18x28 ang size. Kabagay ito sa kwarto kasi kailangan ko rin ito. Medyo malaki. 2 piraso. Yung tela niya naman, makapal naman. Pwede na para sa pillowcase. Nabili ko ito ng 99 pesos, itong dalawa. So, ayan, pangalawang item. Down! Ating pangatlong item, guys, ay ito. Ayan, galing pa itong China. Natin. Ayan.
Alam niyo ba kung ano ito? Ito yung tawag dito, yung silicone mold. Ito yung mold ng sa mga planters na nabibili. So ayan, naisip ko kasi, bibili ako ng planter. Presyo niya nasa around 40 to 50 pesos. So sabi ko, kung bibili ako ng mga tatlo, abutin agad ako ng 150. Mahilig din tayo mag-alaga ng mga cactus. Siyempre gusto natin mas maraming planters, di ba? So sabi ko, hindi worth it. Kaya bumili tayo nito. Nabili ko to guys ng 124 pesos. Actually, gaya naman natin bumili ng planter guys. Kaso, para sa akin lang. Dahil nga DIYer tayo, bumili tayo nito. So, ayan. Ang gagawin lang dito guys, after mo mag-mix ng cement, ipupour mo siya dito. Tatlong yan, yan. Tapos, siguro patutuin mo siya ng mga 2 days kasi mga ganong araw, medyo okay na yung ano cement. Pero, actually, a week para mas matibay siya. Pero, siguro, bago pa mag-fully cured, alisin na para magamit pa ulit to ng maraming beses. And, okay siya, matibay naman siya, silicone siya. So, ang ating fourth item guys ay ito. Ayan, sobrang laki nito. Ano kaya ito? Isan natin. Ayan. So, ito siya guys. Ayan. Trash can siya na maliit. Ang bili ko dito ay 135 pesos. Ayan, meron pa siya dito yung maliit pa na isa. Para kunwari papers or something, pwede mong i-separate pag yan naman yung mga nabubulok at hindi nabubulok pag iwalahin mo, diba? So ayan, wala kasi akong basurahan dito sa kwarto, kaya ito na ang sagot sa ating katanungan. Maganda siya, bagay na bagay yung kulay niyo dito sa kwarto. Also, very modern yung design. Ayan, simpleng simple lang siya. Ayan. So, ang ating next item ay ito. Ayan, nabuksan ko na kasi siya eh. Tapos na, pagkabukas ko ngayon, naitapon yung lalagyan. Nasa basurahan na ngayon, pagkahuwa kong baho na. So, hindi na natin binalik. Ayan. So, buksan natin. Ano ba ito? Ito guys, yung nabibili na pendant lamp. Na-assemble siya guys. Tapos yung mga hanging lamp, yung mga pendant lamp na nakita nyo. Na nakikita nyo sa mall. Na mabibili nyo yung simpleng-simple lang na nasa 1,000 pesos agad ang isa. Sobrang mahal nun guys, kung ako sa inyo or kung ako bumili ako nito, bibili na lang ako nito tapos gagawa tayo ng DIY natin na pendant lang. Pwede rin natin gawa ng video to, and actually gagawa ko siya ng video kung paano ito. Ayan, 1 meter siya. Ang maganda sa kanya, meron na siyang thread. Tapos, ilagyan mo na lang siya ng lamp. And then, ito naman yung ikakabit sa ceiling. Ayan. So, meron naman tayong konting kaalaman sa mga electrical wiring. So, kaya natin gawin ito. And then, ang i-DIY natin yung pinakamagiging frame or ano ba tawag dun? Yung nakahang. Yung bibili tayo nito, guys, sa mga mall or kaya sa mga depot o kaya sa mga iba't iba pang bilihan, sa mga Ace Hardware, ganyan-ganyan, naabotin to ng mga 1,000 plus, sa sobrang simple lang. Kung pwede naman tayo gumawa ng, pwede naman tayo mag-DIY, sobrang simple lang gawin ito guys, lalo na yung sa pagkakabit nito. Yan. Kung pwede rin naman, huwag mo na siya lagyan ng pinaka-aywan. Tapos, lagyan mo na lang agad yung lamp, tapos igabit mo na, lalo na kung marunong ka sa electrical. Kung hindi ka naman marunong, pwede ka naman magpatulong, madali lang naman to igabit. So ayan, hindi mo na kailangan magsayang ng mga libo-libo pa. Actually, kaya naman natin bumili, pero ewan ko. Mas gusto ko talaga yung mag-DIY ng mga ganito eh. So guys, ayan. Panoorin nyo siguro sa mga susunod yung video, gagawa natin ito ng DIY kung paano gumawa ng ganito. Nabili ko ito na 165 pesos. Isipin nyo, 165 pesos plus yung lamp. Tapos kung bibili ka, nasa 1,000 plus, nasa... Basta ganun yung gano'ng kamahal. Hindi ko gumawa ka na lang, di ba? Lalo na ngayong quarantine, ang daming time. Sobrang daming time. Alam nyo guys, ngayong quarantine nga, di ba? Parang ang daming na-develop na mga skills sa atin. Skills sa pagtulog. Skills sa pag-ML. Skills sa pag-computer. Skills sa pag-Facebook. Tapos yan, marami na ngayon yung mga nag-YouTube. At isa na nga tayo doon. So mamaya, sasabihin ko sa inyo guys kung ano yung mga favorite natin. Kung ano yung mga pinagsisihan natin bilhin. Sabihin ko sa inyo kung ano-ano yun. So ayun guys, ang huling item natin. Yun, oh. Ba't binagis? Binagis mo, grabe ka naman. Hindi naman dapat inagis yung mga ganitong parcel. Dapat iniingatan to. Lalo na yung mga ganito. Tapos ayan guys, pagarating niya, syempre, chinig agad natin. Kaya hindi na to unboxing. Syempre, alam mo na. So ayan guys, ito yung huling-huli natin binili at ang pinakamahal sa lahat. Buksan natin.
ito ay digital clock. Bili ko ito ng 399 pesos. So actually nagkaroon ako ng mistake dito dahil nga sa medyo pagmamadali natin. Hindi ko na masyado nabasa yung description box. At ayun nga, kapag hindi ka talaga nagbabasa sa online shop, minsan hindi mo maaasahan yung darating sa'yo dahil ito nga. So ang in-expect ko medyo malaki siya kasi ngayon sa picture niya, yung sa mga photos na ginagamit nila. So dahil nga ito, inamin ko naman nagkamali din ako, medyo maliit pala to. So pero siguro, tatry natin ikabit dun sa wall natin, titignan natin kung makikita natin. Pero kung hindi, baka dito na natin to ilagay. Ayan, okay din naman. Maganda rin naman. Check muna natin kung gumagana siya para sure tayo. Pero na-check ko na to nung pagdating nito eh. Ayan, okay, ayan. 12 daw. Pero ayan, ayusin pa siguro natin yung oras. Ewan ko kung nakikita nyo. Ayan. Pag madilim kita yan, pag madilim. Ay, tama lang yung oras. Ayun ko, basta ayusin ko na lang ito. Parang ayan. Pero okay naman siya. Yung instructions naman niya ay ito. Meron namang instructions na English. English siya. So, siguro kaya natin ayusin ito. So, overall guys, ang nagastos natin ay 1,000. Ayan guys, huwag na kayo magalit sa DOS ha. Talagang sumobra lang yung DOS kasi nga ang hirap talaga isakto niya. Pero at least diba DOS lang yung sumobra. Baka mamaya sabihin nyo, wala, di naman 1,000 yan eh. Di naman 1,000 yan, wala 1,000 to yan eh. So ayun, sasabihin ko na sa inyo ngayon kung ano yung pinaka pinagsisiyang kong bilhin dito. Ito na yon, ito na yon. So, hindi ko masyadong napag-isipan kasi naakit ako agad sa kanya. Pero tingin ko yung price naman niya para sa 399, worth it naman to. Kasi mukha namang matibay, mukha namang okay. Alam ko na maraming mabibili na mas mura pa dito. Pero guys, kapag bumibili kasi ako sa online shop, ayokong darating sa akin yung product na sira. So kaya ang bibiling ko, hindi yung pinakamura, ang bibiling ko yung may pinakamagandang review. So ayun, ito yung pinagsisihan ko, siguro dapat bumili na lang ako ng ibang klaseng wall clock or ibang design. Ang aking pinaka-favorite naman guys ay itong hanging lamp natin. Ayan, sobrang nakamura tayo dito. Kasi kung bibili talaga tayo ng gawa na nito, sobrang mapapamahal tayo. Actually, hindi ko agad ito nakita kasi talagang hinanap ko pa to sa online shop. Hindi agad ito makikita. Ang makikita nyo agad yung mga buo na ganun din yung halaga, 1,000 plus, 800, yung mga something like that. Talagang hinanap ko to, hinanap ko ng hinanap hanggang sa makita ko to. Sobrang makaganda to ng kwarto guys, lalo na kapag nalagay nyo ng ilaw na tama. Siguro, lalagay natin to ng ilaw na warm white. Meron din siyang ibang design, hindi lang yung ganito. Ganito kasi yung binili ko kasi may plano akong ilagay dito. So ayun guys, by the way nga plan, sa mga issue ng hagis-hagis na yun ng mga parcel dahil ng online shop, lalo na yung mga ganitong item, sobrang delikado to kapag nahagis. So kasi ako personally, nakakita na rin ako ng ganyang situation. One time pumunta ako dun sa mismong warehouse, sa warehouse nung pinagbilan ko. Tapos nakita ko kung paano nila sinasakay or paano nila nilalagay yung mga parcels doon sa truck. Pag nakita mo ng personal talagang ikaw na lang yung mapapa, uy, easy lang, alam na yung ganun. Kasi lalo na yung pinagbilang ko ng mga power tools. Tapos yung mga power tools talagang hinahagis nila. Pero para sa akin, para maayos yung ganito siguro sa management, siguro kasi nasanay na sila na ganun lang dapat ilalagay yung parcel, lalo na kapag sobrang daming parcel. Sana nga maayos yung situation na yan. Sobrang nakakadismaya kasi kapag makikita mo yung item na sira, lalo na kapag okay lang sana kung aasigasuhin ka nung seller eh, diba? Pero abala pa rin talaga eh. I'm not saying na lahat ng mga courier ay ganun. I'm just saying na sana maayos yung mga courier na mga ganun nga hinahagis-hagis, lalo na sa Facebook talaga mga video ang kalang post ka agad, sira na agad pangalan mo. Eh dapat iniingatan din natin yan kasi isipin nyo na yung perang pinambili sa parcel na yan, hindi nyo alam kung saan nakuha yan or kung gaano pinag-ipunan yan ng buyer para bilhin yan. Tapos ihahagis-hagis mo lang na ganun, diba? Sobrang sakit lang sa puso na kapag nakita mo yung product, lalo na kung pinag-ipunan mo matagal mong hinintay dahil sa situation ngayon, tapos makikita mong sira, diba? Sana nakukuha niyo yung point ko. So ayun lang guys, maraming salamat ulit. Ayun yung mga nabili natin sa 1,000 pesos natin Shopee. Comment lang kayo dyan sa baba guys kung gusto niyo pa ng 1,000 pesos challenge sa mga iba't ibang store
o kahit subukan natin lumabas dito sa bahay tapos maghanap tayo ng mga 1,000 peso challenge para dito sa mga room decor natin or kahit saan pa yan. Para magkaroon din kayo ng idea kung ano yung mga gusto nyong bilhin. Actually, not much of a decor yung mga binili ko. Talagang more of a need siya. More of essential ones siya. So, yeah. Abangan nyo kung paano natin i-decorate yan, paano natin ilalagay yan. Ayun lang guys, maraming salamat ulit sa inyong pagsuporta. Again, kung hindi ka pa nga nakasubscribe, i-click mo na yung subscribe button at yung bell button dyan sa baba para updated ka sa mga susunod nating video. At mag-comment ka down below kung ano pang mga gusto mong content na gawin natin. Maraming salamat ulit sa inyong panonood. Kita kits!